Dahil sa talsik ng mantika, nagdesisyon ang ginang na si Girly na ipa-opera ang maliit na lunal sa kanyang mukha. Labis na raw kasi ang pangangati nito. Ang di niya akalain, lalaki at lalala pa ang sugat sa kanyang mukha hanggang sa maapektuhan nito ang halos kalahati na ng kanyang mukha. Ang kalbaryo ni Girly, tinutukan ni Maris Umali. Nakilala namin sa isang bayan sa Occidental Mindoro si Nanay Girly. Marahan ang bawat galaw. Iba yung pag-iingat ang kanyang ginagawa. At ang kapansin-pansin, may takip ang kalahati ng kanyang mukha. Mahigit 15 taon na ang pinahihirapan si Nanay Girly ng sugat na sumakop na sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Nanay Girly, pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano po ba nagsimula itong sakit ninyo ngayon? Saling lang ho ito dito na maliit. Dito ho. Nagkrito ho ako ng gamos na silangsikan ho. Yun ho ang dahilan nagsugat. Nagakanti-kanti ho siya. Ginawa ko ho. Painitan ko ho ng sigarilyo para wala ang kanti. Nagsimula lang daw ito nang matalsikan ng mantika ang maliit na nunal sa kanyang mukha na kasing laki ng ulo ng isang Paco de Cinco. Pwede po bang malaman kung ano yung sintomas na inyong nararamdaman? Diba, bukod sa pangangati, ano pa po yung mga sintomas? Nangangati at bigla lang nagatulo ang dugo. Tapos, may nagalawas po na dugo na kulay itim. Yung hasay na dugo. Kagawin ho, wow. May dugo ho na luwas, laki, ganyan kalaki o. Oh. Itim. Ano po yung mga na-experience po ninyo? Sakit talaga, wow, kumikilos. Isang gawin, hindi ako katulog kasi ang asawa ko hindi rin siya makatulog. Ang sabi niya sa akin, kung dalahin lang yan na kayang dalahin, tutulungan kita. Ay, hindi, sabi niya. Ang sa akin nang talaga ay, huwag alagas mag-sakripisyo sa'yo. Nandito ako hawang nabuhay ka. Yun ang sabi niya ho sa akin. Sabi ko maraming salamat. Dahil kahit ganito na ako, nandiyan kasi hindi po ako iniiwalan. Nakakakain pa po ba kayo ng maayos? Dahil parang nakita ko po umabot na po sa may bandang bibig ninyo yung sugat. Hindi na po. Yung aking naglock na. Hindi na po ako nakakakain ng ayos. Ang gawa ko po, minasiksik ko na lang doon ang kanin. Minasiksik. Usay. Dahil sa laki ng iniinda niyang sugat, apektado na rin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, pati na rin ang trabaho ng kanyang asawang si Joel na laging umaalalay sa kanya. Ano po yung naging reaksyon po ninyo nung makita po ninyo na humantong na po sa ganito kalaki at ganito kalala yung sugat po ng asawa po ninyo, si Nanay Girly? Eh, mahirap po talaga, ma'am, dahil hindi rin nga akalain na magkaganon yung sugat niya. Eh, sa akin, parang mahirap po talaga tanggapin, ma'am. Nagataka rin nga po ako, ma'am, ba't na galing na sa ospital yan, dalawang beses na inoperahan yan, but hindi siya gumagaling, lalong lumalala yung sugat niya. Noong nagkaroon daw ng perang pantustos sa medikal na pangangailangan si Nanay Girly, ay iniluwas siya sa Maynila para makapagpa-opera. Yung una po, ma'am, na dahil hindi rin po ako napasama doon sa operasyon niya dahil may mga bata nga lang sumama sa kanya. Pero doon sa pangalawang opera sa kanya, ma'am, kinunan doon siya ng laman dito sa dibdib, tapos yun ang inilagay doon sa tinapal doon sa sugat. Parang yun din ang naging dahilan na parang nabulok din yung tinapal sa mata niya kaya lalong lumala yung sugat niya. Kaya hindi kumapit yung inilagay. Dahil pag-uwi niyan dito, nung galing sa Maynila, sa tingin ko, akala ko nga magaling na yun. Eh, nung magaling ko may linggo lang, napapansin ko na parang nagapula yung ano niya hanggang sa nag-ano na nga yung mata niya. Hirap man dahil sa kawalan ng trabaho, hindi raw maiwan ni Tatay Joel si Nanay Girly.
Mahirap talaga po, ma'am, lalo sa ngayon, hindi po ako makapagtrabaho, kundi magbantay na lang po sa kanya. Paano niyo po tinutulungan o inaalagaan yung asawa niyo? Mga pagligo niya, ma'am, ganun, mga paglinis ng katawan niya, saka kung ano mga kailangan niya, kung anong nautos-utosan, kung anong mga pagkain, lahat ng mga pangailangan niya, ako po yung nandyan na laging nag-ano sa kanya. Iisa lang din ang hiling ni Tatay Joel para sa kanyang may bahay. Unang-una po, gusto ko po talagang gumaling at humaba pa yung buhay niya nang sa ganun, makasama pa rin po namin. Sana po magaling pa po siya ng mga gamot. Habang nasa Occidental Mindoro ang aming team, minabuti na rin namin na mapatingnan ulit si Nanay Girly sa mga doktor sa kanilang probinsya. Upon assessment po sa pasyente, hindi po kasi kakayanin ng oral lang na medications. Mas better po na ma-admit po siya, may refer po natin sa hospital para po lagyan po ng swero, ma-work up po yung pasyente kasi medyo maputla rin po siya. Baka kakailanganin po kasi siyang salina ng dugo. And also syempre yung mga laboratory para ma-check kung gaano ba kasi yung infection kasi isi-CBC po yan, kuha na ng dugo. Makikita mo kasi doon merong sa laboratory kung gaano ka taas po yung infection. Upon examination din po, nakita po natin na marami po kasing mga nana sa sugat po niya. So para ma-prevent po yung further na complication, so much better po na for referral to admit the patient po sa hospital. Sa tulong din ng Provincial Social Welfare and Development Office at Municipal Social Welfare Development Office ay dinala namin si Nanay Girly sa pinakamalapit na paggamutan. Pagdating ng aming team sa District Hospital, ay sinuri rin si Nanay Girly. Sige po, ibaba niyo para makita po. Minarapat na rin namin na mapalitan ng gasa ang kanyang ginagamit na pantapal sa kanyang sugat. Ang recommendation natin ngayon, kasi pag mga ganyang matagal na sugat, nakikita po natin talagang may mga agnas, may mga infected po siya. Magbigay po tayo ng antibiotic, broad spectrum antibiotic na maaari po makapagpigil ng infection, makapag-control ng infection para hindi po siya lalong lumala. At importante po dyan, malinis yung mga dead tissues, yung mga patay na mga tissues doon. Matanggal po yan kasi ang healing process hindi mag-occur at mabagal kung marumi po yung sugat. At based on history, parang may adjunct therapy na kailangan para sa mga masamang bukol. So dahil nakulangan po siya, nagpatuloy yung sakit at kinain na kinain ang kanyang mukha dito po. Nakita ninyo sa kanang bahagi, pati na po yung buto ay inabot na. Sa ganyang klaseng condition po ay hindi kaya sa ating hospital level ng hospital natin na level 1. Kulang po tayo sa kakayanan para i-manage yung patient. So ang kailangan po natin ay i-refer po siya sa higher level na hospital na may kakayanan po sa pag-treat ng ganyang klaseng. Maganda yan doon na lahat gagawin sa level 3 hospital, Batangas or sa Manila po. Kumonsulta kami sa isang dermatologist para mas maipaliwanag kung anong sakit ni Nanay Girly. At ayon sa kanya, hindi lang simpleng sugat ang taglay ni Nanay Girly ngayon sa kanyang mukha. Basal cell carcinoma is a form of skin cancer. In fact, it's the most common type of skin cancer. For example, yung pasyente ay laging nasa under the sun. So chronic sun exposure can tell the genes. May genes kasi sa bawat cell ng isang tao. Ang genes ito ay nagpo-form ng proteins at saka enzyme na nagsasabi dun sa cell na, uy, gumawa ka pa ng cell na kagaya mo, nakamukha mo. Although it is the most common skin cancer, it is the most benign. No? Kaya ako nasabing benign kasi very slow growing tumor to. Kaya nga, nung nakita ko yung pasyente, naisip ko, tama naman pala ako, 15 years na pala na nag-umpisa yun. No? So that long, no? Neglected case talaga to. Ang magagawa lang dyan, oncologist na yung nagtitreat nito. So ang oncologist, they can actually opt for chemotherapy, radiotherapy, or targeted therapy. Yung targeted therapy, ito yung parang sa akin napakaganda eh. Kasi yun lang cancer cells ang tinatarget niya. Okay? So hindi niya tinatarget yung normal cells unlike chemotherapy. Pwede rin combination treatment na dapat ito, hindi lang ito isang treatment. Tapos pag napaliit na yung cancer, pwede naman i-refer din sa surgeon kung kayang i-excise. Kaya medyo talagang immediate ito. Inilapit na rin namin ang kondisyon ni Nanay Girly sa isang oncologist. Ang primary na gamot is surgery sa ganitong klaseng type ng skin cancer. At kung ma-catch ng maaga,
pwede po na curable, no? Talagang matanggal, no? Gumaling yung pasyente. May iba po na mga advanced na pwede pong magbigay ng radiation. Sa katulad din nung kay Ma'am Girlie, pag ganito, ideally, makapagbigay po ng chemotherapy. Alam natin na aggressive yung type or ng basal cell carcinoma ni Ma'am, no? Kinain na yung significant part ng mukha ni Ma'am. Kailangan natin alamin yung extent through imaging, magpagawa ng CT scan para makita. And then after that, pag-usapan po ng cancer doctors para malaman ko ano yung best treatment option na pwede naming i-offer kay Ma'am Girlie. Itinanong na rin namin sa espesyalista kung totoo nga bang ang pagtalsik ng mantika sa nunal ni Nanay Girlie ang naging sanhi ng paglala ng kanyang kondisyon. Yung basal cell carcinoma kasi, pwede kasi siyang magsimula na parang nunal talaga yung itsura. Sa atin sa mga Pilipino, dahil medyo dark yung complexion natin, ang kulay po ng ganitong klaseng tumor, pag nakita, pwede siyang brown or black din. So parang nunal. Kaso meron pong mga ibang characteristics na kailangan makita or mapansin natin, maipatingin sa doktor para malaman kung ito ba ay normal na nunal lang or baka iba na. With regards to dun sa tinalsikan ng mantika, no, minsan kasi na i-associate natin sa mga ganito. Pero ito po ay walang kinalaman sa pagkakaroon ng basal cell carcinoma. Nag-iwan din ng payo si Dr. Vergara para malaman kung delikado ba o hindi ang isang nunal. Tinuturo namin sa mga pasyente namin yung may mnemonic na A, B, C, D, E. A, asymmetry. Pag hinati mo sa gitna yung nunal, perfect na bilog ba ito? Magmamatch ba yung kaliwa or kanan? So pag hindi, so sign na rin yun. Borders, kapag hindi distinct or maayos yung border, kitang-kita. Kasi ang skin cancer, hindi distinct yung borders. C for color. Pag iba-iba yung kulay dun sa isang nunal, may pula, may itim, hindi lahat itim, no? Sign din yun. And then, diameter. No, kapag more than 6 millimeters yung aming cut-off, pwede mong masabi. And E, evolving, meaning nag-iiba over time. Habang kami ay nasa ospital, bumuhos ang tulong para kina Nanay Girlie at Tatay Joel. Habang kami ay nasa ospital, bumuhos ang tulong para kina Nanay Girlie at Tatay Joel. Ang tanggapan ay tumutulong talaga sa mga ganitong kaso. Kung ano man ang bill na ma-accumulate dito sa hospital bill ng San Jose District Hospital, ni Nanay Girlie ay sasagutin po namin lahat. Pagkatapos, kung halimbawa ang recommendation ng hospital na to, District Hospital, ay dadalhin sa Maynila for further medication or sa Calapan, sasagot pa rin po kami, tutulong kami sa bill na ni Nanay Girlie. Makakatulong uli kami pagpuprovide ng ambulance na kung saan sa ambulance naman, kami yung magbibigay ng yung kanilang fuel, yung driver ng ambulance, yung toll fee, at saka yung kanilang iba pang mga pinagkakagastusan. So yun ang posible namin maibigay na tulong kay Nanay at Tatay. Baga, lahat ng mga pwedeng ahensya na tumulong, I mean, or bibigyan namin ng mga support documents para makapagbigay din siya ng tulong sa atin. Yun kasi ang posibleng mga tatrabahuhin ng PSWD. Doon naman sa kung magkakaroon sila ng chemotherapy, kasi ang ginagawa natin dyan, si DSWD muna ang tutulong. So kami naman, yung next na tutulong na kinakailangan na ibigay, kami naman sa PSWD ang tutulong. Ang lokal na pamahalaan, nagbigay po kami ng financial assistance para po yun doon sa mga pangangailangan nilang pang medical. Nagbigay din po kami ng grocery packs at isang kabang bigas para naman po sa pangangailangan nila sa pang-araw-araw na pagkain. Matagal nang pinahihirapan si Nanay Girlie nang kumalat na sugat sa kanyang mukha. Pero kahit papaano, pinagagaan ito ng pagmamahal ng kanyang pamilya at mga taong handang tumulong sa kanya. Hindi rin daw siya tumitigil sa pagdarasal at hinding-hindi mawawala ng pag-asa. Ang hinihinig ko lang talaga po sa Panginoon, gusto ko na humuhay. Gusto ko humagkagawal. Yun po ang aking gusto ko. Nasala ko, gumaling po ako. Walawahal ko ang pamilya ko. Walawahal ko ang aking mga anak at ang aking asawa. Ako si Mariz Umali, kasama sa Iisang Brigada.